So, hello mga Car Talks. Welcome sa ating first ever Car Talks Vlogs, ano. So, ngayon pag-uusapan natin, siguro nakapag-shopping yung karamihan sa inyo nung 11/11 sale ng Lazada, no? So, para sa ating mga car guys o mga car enthusiasts, check na yung 11/11 is ano, car accessories or car parts shopping day. At yan yung pag-uusapan natin sa vlog na ito, mga Car Talks. Tara, let's roll. So yun na nga ano, mga Car Talks, kagaya nung sinabi ko kanina sa intro, yung mga napamili natin ay mga ano, parts ng sasakyan or mga accessories sa 11/11 sale. So i-unbox natin yan. Ito sila o mga Car Talks, no? So tingnan natin ano ba to, mga to na nabili ko nung 11/11 sale sa Lazada, at tingnan natin kung applicable din ba sa sasakyan nyo itong mga to, mga Car Talks. So simulan natin dito, na-unbox na to eh. Ito kasi na-excite ako mga Car Talks kaya na-unbox na siya. So ito yung LED light na single ano yan, contact. So pwede siya sa signal light mo, sa park light mo, or sa iyong reverse light. Plano ko to mga Car Talks, ilagay ko siya sa aking reverse light. Kaya ako gusto magpalit ng LED, kasi alam natin yung LED tipid siya sa kuryente, mas konti yung load na binibigay niya sa electrical system ng sasakyan mo, and then at the same time mas maliwanag pa siya. So ikakabit ko to sa aking reverse light pamalit, ano mga Car Talks, para mas lalong maliwanag. So magkano to? Medyo nakalimutan ko na eh, pero around 100 pesos yata ito, no? Papakita ko na lang dyan yung ano, yung kung anong yung screenshot ng akin nabili, no, sa Lazada, kung saan store ko siya nabili. So tatry ko pa, sana maliwanag siya, pero mukhang maliwanag, ang dami niyang LED. So yun yung una, ano mga Car Talks, lagay muna natin siya dito. Next natin ito mga Car Talks, ano ba ito? Ito ay nabili ko sa Akihi Motor. I think ito ay ano, sige, buksan natin para malaman natin, para sure tayo, no? Oh, ito pala yung 3 sets ng ano, ng tawag rito ay ito yung pang ano eh, pang tuyo kapag ka binabanlawan mo yung sasakyan mo sa car wash, no? Kasi mga ka-Car Talks, may project ako. Gusto kong kompletuhin yung homemade ko na car wash, no? Para hindi na ako pupunta sa mga car washan, ako na mismo yung magka-car wash sa sasakyan ko. Kaya gusto ko meron ako mga ganito. So ito ay synthetic. Ang basa dito mga Car Talks ay chamois. O yan, no? Chamois. Hindi siya chamois, no? Chamois sa American English. Chamois sa British English. So niresearch ko yun mga Car Talks, kasi ako rin hindi na ako sure kung tama ba yung pagkakapronounce ko, kasi yung chamois masyadong mabaho pakinggan, ano? So yun, ano to, synthetic na na parang basahan siya, no, na madaling matuyo, na kapag ka nilagay, pinahid mo sa sasakyan mo, kapag ka, ano, kapag bagong banlaw siya, madali siyang matuyo, ano mga Car Talks, at reusable siya up to ilan. So nakita ko yata itong promo na to, 3,4,100 or 3,4,99 yata, kaya ako to kinuha, kaya yan, ano, tatlo sila mga Car Talks. So malaking tulong na yan, kasi yung isang gamit nito, isang ganito, siguro nagtatagal na to, maraming beses mo na to magagamit na car wash, kaya mura na rin, ano mga Car Talks, kaysa bumili ka sa labas. I think yung isang daan mo, isa pa lang na ganito. So yun yung first batch natin mga Car Talks. Ito naman, next natin, ano, medyo malaki. Sige, ito ay nabili ko sa, I think, Blade Auto Center. O tama, Blade Auto Center, sa kanilang official store sa Lazada. So buksan natin, ano mga Car Talks. Ah, ito yung ano, brush, wheel brush. Tama, kung ngayon mga Car Talks, yung ating wheel brush. Sensya na, wala tayong pang ano, pang unbox ng properly. Kaya itong gagawin natin, ano, tingnan natin. So tara, ito na siya mga Car Talks, no? Ito yung Mother's Wheel Brush. Kagaya nga nung sabi ko kanina, kinukompleto ko kasi yung ano, di ba? Yung aking project car wash, no, mga Car Talks. Kaya gusto ko talagang ano, meron akong mga ganitong panlinis. Ang bili ko sa kanya sa Blade ay $449.75.
Pero nung 11-11, I think nag-sale siya, naging 400 na lang o 399. So ito yun, ano mga Kartox? Anong purpose ito? Ang purpose nito mga Kartox is para mag-brush ng gulong. O yun, ayun yung purpose niyan. Ano? Kaya medyo ano yan, matibay na fiber ng glass yan mga Kartox. So yun, ano? So pambrush siya ng gulong. Ayan, okay naman. Plastic, magandang quality. At masusubukan natin yan kapag ka nag-car wash tayo. So ito yung pangalawa natin, ano no? Mother's Wheel Brush. Next, ito. Tignan natin ito. Ito ay from All Digital Philippines. Open natin ito mga Kartox. I think bili ko, hindi nila nilalagay yung price, no? So, pero, ayun, 175.23 yung bili ko sa kanya mga Kartox ng 11-11 sale. Ano ba to? Buksan natin. Ito yung ano, panglagay sa seatbelt, di ba? Kapag ka, ano, nilalagay mo siya doon. So, para ano kasi ito, ang purpose nito mga Kartox, para malambot siya sa pakiramdam kapag ka yung seatbelt na didikit sa katawan mo, di ba? So, mas na brand siya kasi mas din sasakyan natin. So, para bumagay. So, mostly, ano naman siya, parang okay naman, ano? Malambot at synthetic yung kanyang materials. Okay naman siya mga Kartox, mukhang comfortable naman, no? At para sa akin, okay na okay siya sa kanyang value, no, mga Kartox. Para sa halagang 175. So, ayos to, no, mga Kartox. Ito, tinan naman natin to, maliit. Next, ito ay galing sa K2 shop. Ah, ito yung ano, Mr. Cool Car Pressure, no, $237.50 to. Medyo mas mahal lang konti kumpara dun sa mga ginagamit nating car freshener dati. Kasi ako ang gamit ko lagi either Air Spencer or ano, or California Scents, no. Ito, na-curious ako kasi kakaiba yung design niya, no, mga Kartox. Madami ako nakikitang ganito sa Facebook or sa ano. Nilalagay yata ito dito sa may ano, sa may rearview mirror. Pero ano, no, ang ganda niya. Mukhang kakaiba yung design niya. Pero mas na-excite ako kung ano yung amoy niya. Actually, hindi pa ako naka-try makaamoy nito. More on curiosity lang kaya ako siya binili, no, kung talaga bang okay yung amoy niya. Subukan nga natin, tingnan niyo amoy niya. Para makita natin. Totoo lang mga Kartox, mabango siya. Oo, mabango. Mukhang okay siya, no, ilalagay mo siya dito. Ayan, dyan. Pero yan, ayun mga Kartox, mabango siya, yung Mr. Cool so far. So hopefully magtagal kasi medyo mas expensive siya ng konti dun sa mga ano, California Scents, ano. So tingnan natin, hopefully magtagal siya mga Kartox para sulit naman, no? At saka maiba rin yung feel natin sa mga ganito. So yan, Mr. Cool. Ito, next ano mga Kartox. Ito ay galing sa Auto Patrol. Ito ay brake lights na LED kagaya ng kanina, pero pang brake light siya. Worth niya ay 250. So tingnan natin ano mga Kartox. Wow, maganda yung packaging niya. Medyo nabugbog ng konti pero maganda yung packaging niya ng mga Kartox. Akin na natin. Oh, kaya siya 250. Kasi ano siya, tawag rito, o nga pala. Since brake lights to mga Kartox, ano siya, double contact siya. Pero mukhang may ano, may mga build up konti dito. Pero mukhang gagana pa rin naman siya, no? So yun lang. So double contact siya na LED mga Kartox na brake lights. Bakit kasi double contact? Kasi 'di ba yung brake lights, nagsiserve din siya as tail light natin. Kaya kailangan double contact siya. So para iilaw siya kapag tumapak ka sa preno, iilaw din siya kapag ka nag-on ka ng park lights mo, ng reverse light, ng lights mo, no, mga Kartox. So yun siya. No, 250 medyo pricey, pero I assure you mga Kartox, dahil LED ito, mas maliwanag ito at mas tipid sa konsumo sa battery. So yun lang ano mga Kartox dito. Okay, ito na yung last, no, but not the least sa atin.
Ang worth nito ay 760 pesos from Roadfit Automotive Products. At masasabi ko, ito yung talagang pinaka-importante kong nabili so far sa mga nabili ko sa 11-11 sale. Ano ba to? Buksan natin ano mga car talks. Wow, may official receipt sila. Nakakatuwa. Ang dami muna. So ito mga car talks, yung pinatawag natin, yan, spark plugs, no? Kasi ngayon na nakakabit na spark plug sa akin mga car talks ay ano, yung normal lang, ceramic na spark plugs, ano. Pero gusto ko kasi i-upgrade ng konti yung spark plug ditong sasakyan para siguro mag-added performance na rin, ano, kasi mas maganda yung flow ng electricity sa ano, sa engine. So actually plano kong gumawa ng separate video mga car talks para explain ano ba yung spark plugs. So ito platinum type, ito siguro yung ano, second to the highest na type ng spark plug kasi pinakamataas iridium, medyo expensive na yun mga car talks. So try ko muna to kung mag-i-improve siya kung gamit tayo ng platinum spark plug. Ito yung model niya ay BPR5EGP. Ito ay para talaga eksaktong-eksakto sa Mazda 323, ano mga car talks na engine. So apat na yan isang set, no, kasi kailangan ng apat na spark plugs. So kakabit ko to para makita natin kung okay ba yung performance niya mga car talks. So yun lang, ano, so yun lahat yung mga Lazada haul natin mga car talks sa video na ito. Pero hindi pa tapos yung video natin, meron pa tong second part, tingnan natin. So mga car talks, para sa next part na ating video, pag-usapan naman natin what's in my trunk, ano? Sa mga celebrity kasi, what's in their bag. So ngayon, bilang isang car enthusiast at car guy mga car talks, napakalaga rin makita natin ano ba yung nasa loob ng trunk ko. At baka magkaroon kayo ng idea mga car talks, ano ba yung mga pwede nyo rin mailagay sa inyong trunk, no? Disclaimer mga car talks, umpisa pa lang, no? Medyo marami yung nasa trunk ko kasi, ewan ko, siguro ganito yung gusto kong ano, setup, no? So maraming laman yung trunk natin. So pag binuksan mo ngayon mga car talks, ayan, bubungad sa'yo ano ba yung mga nandyan sa ating trunk, no? So una mo makikita dyan mga car talks, mga fluids. Ito, hatakin natin to. So ayan mga car talks, no? Yung ating mga fluids, iba't iba yan. Meron ako dyang langis, meron ako dyang power steering fluid, at meron ako dyang coolant, no? At aking jack. So for emergency purposes yan mga car talks, kasi alam nyo na medyo luma na yung sasakyan natin, so nagbabawas-bawas na siya ng ilan sa mga fluids posible, no? Kaya maganda meron kang dala para din ready ka palagi in case lang, no, na magkaroon ka ng problema sa mga fluids mo, hindi ka kakapusin. So yun yung una, ano mga car talks, yung ating fluids, nandyan lang yan. Next, ito, no mga car talks, ito yung tinatawag nating multifunction jump starter, no? Kailangan ito mga car talks, lalo na kapag kapakiramdam mo medyo luma na yung baterya mo, no mga car talks. Para tong power bank na mataas ang ano niya, mAh niya, na kaya niya magpower ng mag jump start ng sasakyan mo. Sige, kasi minsan pagkalobat na yung battery mo mga car talks, hindi niya na kaya i-power up yung sasakyan mo, i-start, no? So kaya kailangan mo siya para ma-start po at madala mo siya dun sa pinaka malapit na ano, na battery shop or electrical shop para mapacheck mo yung battery mo. So yun yung pangalawang laman nito ng mga car talks. Next, ito yung aking yung ano, no, socket wrench set na Flyman. Hindi siya sobrang mahal mga car talks, pero sapat na, no, nandiyan na yung majority ng mga kailangan nating tools para mabuksan yung ilan sa mga parts ng sasakyan natin. So mahalaga rin yan, no, mga car talks, for ano, emergency purpose, diba? Kailangan mo magbukas, no? Kailangan mo magbukas ng something sa engine mo, kailangan mo yan, meron kang ganyan, makakatulong yan. So kaya nag-invest ako ng ganyan mga car talks sa tools, no? At may kinalaman dyan sa tools, buksan na rin natin yung ating toolbox, no? Malaki malaki ating toolbox. So kailangan to mga car talks, para syempre, no, nandito lahat ng mga kailangan natin kapag ka nagre-repair tayo ng sasakyan. Although hindi naman ako mekaniko, no, hindi naman ako super mechanic talaga, may alam lang ako sa sasakyan, ano mga car talks, pero nandito yung mga kailangan kong tools, no, sa aking sasakyan, no, mga plies, mga long nose, screwdrivers at iba pa.
So, para lang sa ano, basic troubleshooting ng mga car talks, para hindi tayo mau ano, manghihiram ng ano ng tools, lalo na kapag ka, paano ko nasiraan ka sa mga medyo liblib na lugar, no? Kailangan may sarili kang tools, mga car talks. So, itong toolbox, Lazada, ano rin yan, Lazada Racing din yan, ano, mga car talks, Lazada natin nabili. Okay, ito isa. Meron tayo ritong yan, ito, meron tayong panghangin ng gulong, no, na portable. Syempre, di rin natin maiwasan, lalo na kung medyo luma na yung gulong mo, lumambot, magbawas ng hangin. So, para makatakbo ka, makapunta ka, hindi ka mag-running flat, makapunta ka sa sa vulcanizing shop, kailangan meron kang ganito, no, mga car talks, panghangin ng gulong mo. Meron tayong cable ties dito at iba pa no, na mga kagamitan natin dyan. Ano pa, meron natin mga car talks, mga spare na pyesa. Meron tayo rito mga spare na pyesa, gagaya nito. Meron tayong air filter, no, mga car talks, the spare, no. Hindi ko pa nakakabit, plano ko na kasing kabit to, no. Pero hindi pa. Tapos meron na rin tayong boots dito, rubber boots, nandyan. At meron tayo ritong windshield washer. So, kasi ako, ano ako, medyo may OCD ako sa windshield, ano, mga car talks. Konting kibot lang, nilalagyan ko na, binubugahan ko na agad ng washer. Kaya gusto ko marami akong supply nito, no, mga car talks. Mura lang naman siya kaysa magtubig kayo. Mas madali niya malilinis kapag ano, wala. Ito naman tayo sa side na to, no, mga car talks. Ito, extra, ano lang din to, extra power steering fluid. At extra, high tension wire, no, para sa ating spark plugs, mga car talks. And the rest, mga extra piyesa lang naman. At payong, no. So, yun lang mga car talks, ano. Sana nag-enjoy kayo sa ating, ano, kauna-unahang car talks vlogs, ano. Sana marami din kayo natutunan o nagka-idea kayo. Ano ba yung mga pwede nyong bilhin sa Lazada? O ano ba yung mga pwede nyong ilagay sa inyong trunk o medyo luma na yung sasakyan, ano, mga car talks. So, yun lang, ano. Kung nagustuhan mo yung video na to, mga car talks, pakisuyo, click mo yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at sama mo na rin yung notification bell. Until our next videos, mga car talks, always remember, ride safe and enjoy!